Hello, magandang tanghali po muli sa ating lahat. Ngayon po ako ay nandito na naman po at ngayon po ay atin namang ibabahagi sa inyo ang mga panaginip na may mga hindi magandang pahiwatig or ibig sabihin kung parang may mga babalang nais ipahatid na sa inyo. Ano-ano ba ang mga panaginip na ito? So, ang panaginip po kasi lahat tayo ay dumadaan sa panaginip. Minsan po tayo po ay nanaginip. Minsan ang ating kadalasan sa ating mga panaginip ay mayroon po namang walang kahulugan. Kumbaga, minsan tayo ay nanaginip lalo na po kung tayo ay mahimbing na mahimbing ang ating pagkatulog. Minsan po, pagod na pagod tayo, kaya napahimbing ng sobrang ating pagtulog ay nananaginip po tayo. So, hindi po lahat ng panaginip ay may ibig ipahiwate. Ngunit, may mga panaginip din na ito ay may katotohanan or kaya naman ay ibig sabihin ikaw ay binabalaan. Kaya ito po ang ating ibabahagi sa inyo. Alam ba ninyo, na kapag kayo ay nakakapanaginip ng sanggol na umiiyak, na isang sanggol na naririnig nyo ang umiiyak na iyak na sanggol sa iyong panaginip, ngunit wala namang sanggol sa inyong mga tahanan at ito ay napapanaginipan mo, ibig sabihin, ito ay mayroong isang mahal sa buhay na mawawalay sa inyo. So, ibig sabihin, maaring mawawalay siya, maaari siyang mangibang bansa, maaari siyang pumanaw. So, yun po, maaring pumanaw or kaya naman pupunta sa malayong lugar, mangibang bansa. Yun po ang ibig sabihin ng pahiwatig na umiiyak na sanggol sa ating panaginip. Kaya po kapag ikaw ay nanaginip ng sanggol na umiiyak, yun po ang ibig ipahiwatig nito. Maaring may isa sa inyong kapamilya ang mawawalay. Ang mawawalay sa inyong buhay. So yun po ang ibig sabihin ng umiiyak na batang sanggol sa panaginip. At kung isa iyo namang panaginip ay napanaginipan mo na may sakit sa panaginip, ibig sabihin nanaginip ka ng isang taong may sakit o isang kaangka na may sakit, paalala na maging maingat ka sa iyong pinansyal sapagkat malaki ang chance ng pagkalugi ng iyong negosyo or ng iyong or ito na ang magiging katapusan ng iyong negosyo. Halimbawa, kung ikaw ay may negosyo and din na naginip ka ng ikaw ay nagkasakit. Or kaya naman ikaw ay may trabaho and din na naginip ka ng isang masakit ka. Lalo na kung ang nakikita mo na ang sakit na ito ay isang malubha. Ito po ay pahiwatig na halimbawa kung ikaw ay nasa isang maayos na trabaho ay maaari kang mawala ng trabaho. Or naman kung ikaw ay may negosyo, ito po ay pahiwatig na maaaring pagkalugi ng iyong negosyo or tuluyang pagka-bankrupt. So yun po ang ibig sabihin kung ikaw ay nananaginip ng may sakit or ikaw mismo ang nagkakasakit. Yan po ang ibig sabihin ng panaginip na yan. Kung sa iyo ng panaginip ikaw ay nakakakita ng salamin or ikaw ay nananalamin sa iyong panaginip, mag-ingat ka, maging maingat sapagkat may isang taong nagbabantay sa iyong mga kilos at plano kang siraan. So ayan, maging maingat tayo kung ikaw ay nakakakita ng salamin or kung ikaw ay nananalamin sa iyong panaginip, ibig sabihin may isang taong nakasunod sa iyo at nagbabantay sa iyo upang ikaw ay siraan or sirain ang iyong buhay. Kapag naman sa iyong mga panaginip, sa iyong panaginip na ang iyong mga ngipin ay natatanggal, nagkakatanggalan ang iyong mga ngipin sa iyong panaginip, ito din po ay hindi isang magandang panaginip. Sapagkat ibig sabihin nito ay maaaring isang pumanaw sa isang kaanak sa buhay ang nasa malubhang kalagayan na maaari siyang pumanaw. Kaya pag nananaginip tayo ng mga ganito, ang sabi ng aking lula noon, pagkagising na pagkagising pa lamang bago ka or halimbawa pagka nanaginip ka ng ganito at nalimpungatan ka, ay kagatin kumagat ka agad sa matigas na bagay. Halimbawa sa iyong kama, kung may bakal ang iyong kama or may kahoy ay kagatin mo agad ito or kaya naman ay hampasin mo ang iyong unan ng tatlong beses upang makontra ang mga ganitong klase ng panaginip, ang mga pahiwatig ng mga panaginip na hindi maganda.
So ayan po lamang, nawa po ay nakatulong ang video na ito para po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.